Kanina tapos na yung ano tapos na yung Shira, ngayon tama naman ito, papakita ko sa inyo paano pagbuga ng tama at magiging ano tong area na to, magiging unfinished kung tawagin sa atin, no? Sana makita nyo kung paano pamamaraan ang pagbubuga ng tama. Okay, mag-start na po tayo. Ito po, Rishin gan din to, pero ginagawa ko rin tama gan kasi pwede naman siyang gamitin. Ang kagandaan nito, pag marunong ka na sa mga kikay na sinasabi, yung mga sinasabi nilang mga gamit o andito, pwede mo na siyang pag-aralan kung anong dapat gawin, kung ano, alam ng mga Pilipino, marunong yan sa mga pamamaraan o kung saan na mahilig bang to class, okay? Ito, tamagang. Pwede rin siyang racing gun, okay? Okay, magbubuga na po tayo para makita ninyo. Okay guys, isa ba ako? Okay guys, ganyan lang po yung pagbuga ng tama. Dahil maliit naman yung ating tokoro o lugar. Kaya hindi tayo tuloy-tuloy magbuga. Pero pag mahaba po yan, tuloy-tuloy na po tayo pagbuga. Pero pagka ang pagbubuga nito, tama yung ginawa natin. Kahit ano naman unahin mo pa, pataas, una, tapos pangalawa, nikay, no? Nikay me. Ibig sabihin, pangalawang ano, tira. Para pantay siya. Kailangan pantay, no? Pag yan nakita mo at pininturahan mo yan, pantay yan, makikita mo mo anay finish. Napakaganda ng labas niya. Okay, guys? Sana may natutunan po kayo dito, no? Mga kapinta, yung mga gustong pumunta rito sa Japan, no? Mag-subscribe lang po sa aking ano, YouTube channel na to para patuloy po tayong gagawa ng ano, about painting sa ating ano, no? Ating YouTube na para malaman ng mga gustong pumunta rito sa Japan na gustong magpintor at magkakaroon na kayo ng idea, no? Yun ang kagandahan po. Maraming salamat sa inyo. Sa susunod na video, sana magkaroon tayo ng another topic para kahit ano po itanong nyo dito sa akin. Once na tinanong nyo at kaya ko rin sagutin, isasagutin po natin. Okay, good luck po sa inyo dyan sa Pilipinas, no?